Hi guys, good morning. Today is Sunday. It's already 8 o'clock, so kakaalis lang ni Bana to work. So meron siyang work, and kahit na umaga-umaga tayo ay red lips na. Kasi nagano ako guys, naglip tint ako para naman maging maganda ako kahit na sa huling sandali. Hindi naman, pangit naman yung pangit pakinggan. Wag, hindi. Kahit naman, maging maganda naman ako sa umaga kasi parang naman hindi mahalata na tayo ay hindi nakatulog. Hindi po ako nakatulog buong magdamag at hindi lang ngayon, kundi kahapon, nung buong week na yon, hindi talaga ako nakatulog guys. Kasi nga dahil dito sa depression na pinagdadaanan ko na ako lang yung nakakaalam. Yes, ako lang yung nakakaalam. Kahit na yung asawa ko, walang alam. Mga kaibigan ko, walang alam. Family ko, walang alam. Kaya, itong vlog na to, nakita nyo naman sa title na mamamaalam muna ako saglit guys. Kasi gusto ko munang harapin itong depression na pinagdadaanan ko ngayon. Kasi ang Kasi ang hirap. Alam mo yun. Mag-isa ka lang sa... Oh, ayoko talaga umiyak. So, disclaimer. Hindi ako nagpapa-attention seeker, ha? I mean, i-share ko lang to kasi ipag-pray niyo ako, guys. Yun lang naman. May luha pa pala ako. Akala ko wala na ako iluluha kasi naubos na kagabi. I mean, buong magdamag pa naman. Pero, meron pa pala. So, alam nyo na, sa mga may depression dyan, kung napagdaanan nyo na to, alam nyo to. Well, saglit, hindi to na alam ng asawa ko guys, sa totoo lang. Kasi siya kanina, nagulat niya siya, kasi kagabi, lumipat ako ng higaan dito sa kabila, kasi nga hindi talaga, kahit anong pilit ko, makatulog, hindi ako makatulog. Gustuhin ko man, ayaw talaga. Ewan ko ba, hindi naman ako ganito dati na, alam niyo, kapag may iniisip ako na negative, talagang naano ko agad siya, talagang inaano ko agad na parang, ano ba yun, tawag doon, ano ba yun guys, inaano ko agad yung inaalis ko agad na sinasabi ko agad, Jesus name, ganun talaga ako guys. Parang inaano ko siya, parang, ano ba tawag doon guys, tignan niyo, hindi ko na rin alam. Inaano ko siya, tinatabi ko talaga pag alam ko na hindi siya maganda talaga, pag negative talaga siya. Kasi ako yung as much as possible, positive thoughts lang talaga. Pero this time, hindi ko na talaga kilala yung sarili ko na puro negative na lang talaga. Ayoko maisipin negative thoughts, pero kung sa talaga siya lumalabas guys, and napapaiyak na lang talaga ako, alam mo yun, tumutulo na lang yung luha ko na, huh? Well, depression is real talaga and I need to deal with it in God's way. So ayun, lumipat ako dito sa kabilang kwarto and then kasi nakita niya ako naka-headset na nakikinig kasi ako guys ng praise and worship songs. Yun talaga, pinipilit ko talaga na labanan tong depression na to. Kasi it's between you lang naman talaga. Pag nagpatalo ka, kapag hindi ka gumawa ng paraan para malagpasan mo to, matatalo ka talaga. So, yun yung mga ginagawa ko. Nagiginig ako ng praise and worship song, sinasabayan ko, nagbabasa ako ng Bible, pero talagang malakas talaga yung depression. Hindi ko akalain na maranasan ko to kasi sabi ko, ano ba yun? Totoo ba yun? Yung parang ganun. Tama talaga yung sinasabi nila, di ba? Na hindi mo mararamdaman, totoong nararamdaman ng isang tao hanggat hindi ikaw mismo yung nakaranas nun. Kaya, heto ako. Nagpapatotoo na, yes, totoo talaga pala yung depression. And, ayun nga. Wala na naman tayo. So, ayun nga, sabi ni Bana, may problema ka ba? Sabi kong wala. Sabi ko nilang, sinabi ko sa kanya na wala. Kasi ayoko na dagdagan pa yung problema niya kasi marami na nga kaming problema na dagdagan pa kahapon na may malaking problema. Problem. Tapos, problema na naman, hindi pa nga nasasagot, ay hindi pa nga nasasolve yung problema, yung problema na naman kahapon. So, ayoko dagdagan yung iisipin niya. So, sinabi ko sa kanya, wala akong problema, wala akong problema. Ganon.
Well, ganun naman talaga ako lagi, guys. Kasi ayoko. Ako yung tipo ng tao na hindi pa na-share, hindi nag-o-open na. Siguro, kaya dumating na ako sa point na ito nga, depression na talaga. Kasi kinikim-kim ko na kinikim-kim. Pinipilit kong kayanin kahit hindi ko na kaya. Which is, it's okay pala talaga not to be okay. Pero yung problema ko talaga is, hindi kasi talaga ako nag-share. Takot akong mag-share. Hindi dahil wala akong tiwala. Hindi dahil, I mean, hindi ako takot mag-share. Ayokong mag-share kasi hindi dahil sa wala akong tiwala. Takot akong ma-judge o ayokong tanggapin kung ano man yung mga advices or maririnig ko mga comments. Hindi dahil dun, guys, eh. Talagang pinanganak nga talaga na ganito ako. Which is, I think, kailangan kong, hindi ko alam kung kailangan kong baguhin yung ganun ba, guys. Tama ba? Kailangan ko bang baguhin yun? Kasi, alam niyo yun, hindi ko alam kung meron nakaka-relate dito, ha? Yung alam niyo yung pakiramdam na kinakaya niyo lahat. Pero, ang bigat, eh. Ang bigat talaga. Ang bigat sa loob, ang bigat sa isip, ang bigat talaga sa puso. Walang nakakaalam. Yung masaya ka sa panlabas, pero deep inside, sobrang bigat ng puso mo, sobrang bigat ng mga iniisip mo. In short, wala kang karamay. Kasi paano ka nga naman dadamayan kung ikaw mismo hindi ka naman magsishare, diba? So, alam ko, kasalanan ko talaga yon. And alam ko na until now, hindi ko pa rin talaga yon kaya. Siguro someday, ewan ko, ang ano ko kasi talaga, guys, ayoko kasi na makadagdag. Ayoko maging burden ng ibang tao. Yun siguro yung nasa isip ko kung bakit ayoko na mag-share. Or kasi meron akong mga, gusto ko mang i-share lahat. Hindi dito sa YouTube, guys, ha? Hindi dito sa social media. Pero alam niyo yun, sa mga trusted friends ko, sa family ko, sa asawa ko, or kahit kanino, di ba, na basta mailabas ko lang siya. Pero hindi ko alam, hindi ko talaga kaya. Kaya naiinggit ako, sa totoo lang, naiinggit ako dun sa mga taong may mga best friends, may mga yung kayang mag-share ng mga lahat ng mga pinagdadaanan nila, na hindi kailangang intindihin kung ano man yung mag-iisipin ng iba. Alam niyo yun, yung kayang mag-share anytime. Meron akong kilala. Ay, dai, Rosalie. Si Rosalie talaga idol ko when it comes to that. Kasi sobrang proud ako sa kanya kasi talagang nailalabas niya lahat. And yun siguro yung, ewan ko, kabaliktaran ko. Which is, alam naman natin, di ba, na dapat talaga, kailangan ilabas din natin kung ano man yung nasa loob natin. Kasi meron yan tayong kasabihan, di ba, no man is an island. So, anong pat yung mga nakapalibot sa'yo, hindi mo pagsisharean para makatulong sa'yo, di ba? Sabi din sa Bible na 2 is better than 1. Yung ganun, or 3 is better than 1. Pero wala eh, ganda talaga ako. Way back 2012, siguro kung hindi ako napatanggap or hindi ako hinanap ni Lord para patanggapin niya ako, siguro ngayon or dati pa, since dumating ako dito, matagal na akong siguro may ginawa sa sarili, tumalon sa tulay, or mga bagay na hindi ka nais-nais na pwede mong gawin sa sarili mo. Kasi, di ba ganun pag mga depression, eh. Speaking, oo nga, no. Pero yun yun, guys, matagal na pala akong nakaranas ng depression. Pero, I think ito kasi talaga yung pinaka-worst ko. And, ayun nga, siguro kung hindi lang din malakas yung pananampalataya ko kay Lord, wala na talaga. Matagal na akong sumuko na walan ng pag-asa. Pero dahil meron akong pinanghahawakan sa ngayon, so alam kong makayanan ko to, kayang-kaya ko to, and sa tulong din ninyo, of course, kaya ko pala to shinare, sa tulong ninyo na prayer, please pray for me, kasi malaking tulong talaga yon. And ipag-pray din natin yung ibang tao na hindi nila kayang
ilabas, hindi nila kayang i-share kung ano man yung mga pinagdadaanan nila, na lalong-lalo na dun sa mga taong hindi na nga kayang i-share, kinikim-kim lang nila, wala pa silang pananampalataya sa Lord, or hindi pa nila tinanggap si Lord sa buhay nila as their Lord and Savior, diba? So, mas mahirap yun para sa kanila kasi may chance talaga na masaktan nila yung sarili nila or gumawa sila ng mga bagay na hindi maganda. So, or di kaya matalo talaga sila ng depression. So, sana guys, ipag-pray natin sila. Ipag-pray nyo kami na may mga pinagdadaan ng depression. And hindi talaga siya biro, sa totoo lang. Pinipilit kong magpakatatag. And pinipilit kong dinadivert yung isip ko. Kaya, ito na muna yung huling vlog natin. Ito na muna yung pamamaalan ko sa YouTube and sa lahat ng social media accounts. Kasi kailangan ko kasi hindi rin naman nakakatulong sa ngayon sa akin lahat ng mga, alam niyo, nakikita ko, sa lahat ng mga nababasa ko. Although hindi naman nila kasalanan, pero kasalanan ko talaga. Pero pag depressed ka na talaga lahat na lang parang pangit, diba? Kaya mag-aano muna din ako, mag-deactivate muna ako lahat ng mga social media accounts ko, guys. Kaya, ayun, huwag kayong magtaka kung mawala man sandali si ating nyo. Sana soon, malagpasan natin to. Of course, sa tulong ninyong mga prayers. Hindi ko na lang i-elaborate, guys, kung ano ba yung cause ng depression ko. Andun din ako sa process na kailangan kong tanggapin yung mga bagay-bagay na hindi na talaga mangyayari. Mawala na lang talaga yun sa mind ko, or di kaya mawala na lang talaga yun sa desire ko. Kasi kailangan kong tanggapin ng buong-buo. Iniisip ko pa lang talaga, hindi ko kaya, pero alam ko kaya ko to. Kung yun naman talaga yung will ni Lord, ano pa ba yung magagawa ko, diba? So, siguro parang araw, hindi ko alam kung kaya ko i-share sa inyo. I think, kaya din siguro ako nag-YouTube. I mean, parang isa na din to sa way na parang magkaroon, mailabas ko man lang ng konti, diba? So, kaya ko din to ginawa is para isahan na lang. ayoko na kasi nga magde-deactivate ako, diba, ng lahat ng social media accounts, kahit sa YouTube, magde-deactivate ako. I mean, hindi ako magde-deactivate. I-delete ko lang siya sa phone ko. Depression is real talaga. And kailangan nating harapin yon para mapagtagumpayan natin. Kasi kung hindi natin haharapin, alam na nga natin na dumadaan na nga tayo sa depression, tapos sinatakasan pa rin natin, babalik at babalik yon. And of course, huwag natin kalimutan na mayroon tayong karamay, mayroon tayong Lord na dapat nating panghawakan talaga sa mga panahon na ganito. Ayun, mamimiss ko kayo, guys. And salamat sa mga walang sawang sumuporta sa aking YouTube, sa mga subscribers ko. Thank you so much sa inyo. So, mamaalam mo na ako sa inyo. Mamaalam mo na si Kasimple, ha? And sana sa pagbalik ko, kung babalik pa man ako, pero syempre babalik pa ako. Kasi this is what I love, and I love you guys. I love making you happy. Sana someday, mapasaya ko ulit kayo. So, sana sa pagbalik ko, nandiyan pa rin kayo. And keep supporting doon pala, guys, sa mga aspiring vloggers natin dito sa Finland. Supportahan nyo muna sila. Manood muna kayo sa kanila while ako ay makikipag-deal muna sa aking depression. So, ayan lang, guys. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan lagi na sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, lahat yan ay may hangganan. Hindi to forever. And of course, ang forever lang is si Lord. Nandyan si Lord. Forever talaga yan. Through ups and downs. And of course, yung family and friends mo. Huwag na huwag makalimutan. Okay, guys. Bye-bye. Mag-ingat kayo lagi. And doon sa mga may pinagdadaanan na siguro mas malala pa yung mga pinagdadaanan kaysa sa akin, I'm sending you guys virtual hugs. I-hug niyo yung sarili niyo. Sabihin niyo, it's okay not to be okay. Sabi nga, it's okay not to be okay. Malalagpasan at malalagpasan mo din yan. Malalagpasan din natin ito.
by God's grace and mercy. Kasi mabait ako. God is good. Okay? Always nyo sabihin yan. Kaya nyo yan. Bye-bye, guys. God bless. See you. May miss ko kayo. Bye-bye. Mag-ingat kayo lagi. Love you all.